Hey Waking Nation, today I'm gonna give you 5 tips to gain weight fast. So it's your boy Justin here in Waking HQ. Bibigyan ko nga kayo ng 5 tips to gain weight fast. Dahil isa to sa mga top questions na lagi namin na-encounter, mainit na mainit. Paano ba mag-gain ng weight fast? In my opinion, Waking Nation, it's harder to gain weight than to lose weight. Kasi nga, parang ako, mas nadadalian akong magbawas sa aking kain kesa yung kumain ng sobrang dami. Ang hirap na yung parang pinipilit mo na lang yung sarili mong kumain, yung parang halos pinu-force feed mo na lang yung sarili mo. For me, mas mahirap siya at mas matagal siyang ma-achieve. In the past 3 years yata, sinusubukan kong mag-gain ng weight. Ngayong quarantine na lang ako nag-gain ng weight. Dahil nga yata sa lifestyle ko na lagi lang ako nasa bahay, wala masyadong ginagawa. Hindi ako nagbo-burn ng sobrang daming calories. Kaya nare-reach ko yung calorie surplus. Which, dadalhin tayo sa ating first tip, which is to eat a lot or calorie surplus. Calorie surplus, yan yung isabihin niya na you're eating more calories than what you are burning. It's very important dahil kapag hindi nyo nare-reach yung calorie surplus, kumain nga kayo ng kumain pero hindi nyo na-reach yung dami ng nababurn nyo daily, baka hindi kayo mag-gain ng weight. Mas mag-lose pa kayo ng fat. Pasimplihin na lang natin, or isa kayong kotse. Tapos, yung exercise mo, parang, kung kari mahirap ka mag-exercise. So, yung exercise mo, kumbaga sa kotse, parang nagpupunta ng Baguio. Ngayon, yung kinakain mo o yung kinakarga mo sa kotse mo, pinapagasolina mo, hanggang pang La Union lang. Kulang yun, Waking Nation. Baka imbis na mag-gain ka ng weight doon, baka mag-lose ka pa. Eh, kung ang goal natin ay, yun nga, mag-gain ng weight, dapat, kung yung exercise mo, pang Baguio, yung gasolina o yung kinakain mo, pang Sagada. I don't know kung nagme-make sense ako, Waking Nation. So, ang gusto ko lang naman sabihin dito, kailangan kumain tayo ng madami, mas madami kesa sa tinitraining natin. Tingnan na lang natin ang mga kaibigan nating strongman, mga kaibigan nating powerlifters, kasi sila yung mga pinakamalalaking athletes. Gano'ng kadaming calories ang kinakain nila, Waking Nation? 10,000 calories? Hindi nakakagulat sa kanila yun na ganun sila kadaming gumain. So, that's what you need to do. Pero, for example, ako, gusto kong mag-gain ng weight. Right now, I think I'm burning around 3,000 calories daily. So, kailangan ko kumain ng 3,500 calories para mag-gain ako ng weight. So, meron akong 500 na surplus. That's all you need to do para mag-gain ka ng weight. Calorie surplus. Let's proceed to tip number 2. Eat more frequently. Ang hirap naman kasi yatang kumain ng sobrang daming calories in just one sitting. So usually, divide mo yung meals mo, mga 3 to 4 meals a day, para madali mong ma-reach or ma-fill yung kailangan mong calories na makain daily. But, tandaan natin na not all calories are created equal. Merong calories from protein, calories from fats, merong calories from carbohydrates. Siyempre, kailangan mo na most our calories galing sa protein. Pangalawa, although it's only around 20% magagaling sa fat. Pangatlo, yan, carbs. So, kailangan yun. Ganun yung division ng calories mo para mag-gain ka ng weight. Or para hindi, at least, para hindi puro taba yung mag-gain mo. Para kailangan, as you're gaining weight, nag-gain ka rin ng muscle. Let's proceed to tip number 3. So, extra rice. So, hindi naman necessary na rice ang kainin nating lahat. Kaya ko lang nasabi yan kasi nga tayo mga Filipinos, mahilig tayo sa rice. Yan ang go-to natin pagka gusto natin ng carbs, rice. So, pwede rin kayong magpasta, pwede rin kayong maggulay. Pero, as much as possible, dun muna tayo sa healthy sources. Yan nga, mga gulay, fruits. Dahil gulay and fruits, meron niyang fiber, meron diyang nutrients and minerals na very important sa ating katawan para sa immune system na rin natin at sa kung ano-ano pa. Ngayon, kapag kinain mo na yung mga healthy sources at hindi mo pa rin na-fulfill yung kailangan mong calories daily, dyan na tayo mag-resort sa mga pinaka-favorite natin mga carbs such as yan nga, rice and sweets, cake, yan na, nasabi ko na. So, yan ang gusto ng madami. Kahit ako, ang lakas kong kumain yan ngayong quarantine period. So, yun. After ng carbs, number 4 is to eat fat. So, lingid kasi sa kaalaman ng madami. Kahit ako before, takot na takot akong kumain ng fat. Dahil nga, ayan, nafe-fake news tayo. Dahil sa media, nabibigyan ng bad reputation ng fat na hindi daw siya healthy. But, the reality is, kailangan pala natin ng fat, Waking Nation. Dahil, ang fat, kailangan to para mag-build tayo ng hormones. Hormones necessary na kailangan para mag-grow tayo ng muscle. So, I remind you, fat is very important. Pero ang kailangan nyo palang iwasan na fat ay ang
trans fat, or yung mga yan, mga margarine or yung fat na nagpapatagal ng shelf life ng mga products. So yun yung kailangan yung iwasan. Pero yung mga fat like pork chop, ako kumain ako ng pork chop, kinakain ko yung fat. Kasi as for me, as long as yung fat naman na kinakain mo ay nabubulok at hindi artificial, it's fine with me. But syempre may mga good fats din tayo na I'd recommend na doon kayo mag-focus, such as avocados, nuts. So yun yung mga good fats natin. Yun muna yung i-take nyo, and kapag ka hindi pa rin pasok or hindi nyo pa rin na-reach yung calorie requirement nyo, saka tayo mag-resort sa mga sa ibang fats na not as good fats. And then last but not the least, kasi baka naman isipin nyo puro kain na lang ang nire-recommend natin, you need to train. You need to strength train specifically. Punta na lang tayo sa mga, again, kaibigan nating athletes. Ano ba yung kind of training na ginagawa nila? Yung mga malalaking athletes. If you're a beginner, I think body weight would do. Pero dadating din kasi yung time na yung body weight exercise dadali na sa atin. Of course, as you need to gain more mass or weight, progressive overload is very important. So, kailangan mo ng extra weights. Pabigat ng pabigat yung nabubuhat mo. Hanggang yan, maging strongman ka na. So, kung natatakot ka naman na maging sobrang laki, kasi yung iba, magtatanong, coach, gusto kong lumaki. Pero, sasabihin, pero ayoko ng ganun kalaki ha. Ang masasabi ko naman, bago mo ma-reach yung... For example, ito ka ngayon. Thin. Gusto mong maging malaki. Like, yan. Kita ba? Yan, ito ka ngayon. Gusto mong maging ganito. Pero, natatakot kang maging ganito. Of course, bago mo ma-reach ito, magiging ganito ka muna. So, pag naging ganito ka na, then, pwede mo nang i-adjust ulit yung diet mo para hindi ka na umabot sa ganito. So, yun lang. Again, sa mga kaibigan natin dyan, before siguro tayo mag-change ng diet natin drastically, I'd advise na magpa-check muna tayo sa ating doctors para safe tayo, for safety first. Let's make sure na we're perfectly healthy. Yun nga, bago tayo mag-change ng kung anumang diet natin. Yung mga shinare ko sa inyo, na-experience ko yan. Personal experience, I used to be thin. Hanggang yan nga, kain talaga ako ng kain. Nagpalaki ako. Yun. Although, yung pagpapalaki ko, minsan sumusobra na siya na sobrang dirty ko na kumain. Ayan, tumaba ako. I advise na, yun nga, take it slow. Huwag nyo masyadong madaliin para as you are gaining weight, hindi puro fats yung mag-gain nyo. More muscle mass. Last thing, yun nga, sa mga nagtatry mag-gain ng weight, kailangan alam nyo yung daily calorie expenditure nyo. Pwede kayong magpunta sa Google, search nyo TDEE. Yun, Daily Calorie Expenditure Calculator. Sasabihin niya sa inyo roughly kung ano yung daily na na-burn nyo na calories. Now, kapag alam mo na yung daily consumption mo, alam mo na rin, malalaman mo na rin kung ilan yung dapat mong kainin para mag-gain ka ng mass. So, sorry Waking Nation. Sobrang dami ko yatang nasabi. Baka, I hope na intindihan nyo. I hope na explain ko ng mabuti yung sagot sa question nyo. So, I hope lahat ng mga gustong mag-gain ng mass dyan ay laki. So, isa na ako doon. Gusto ko rin mag-gain pa ng more muscle mass. By the way, Waking Nation, tinanong sa akin nung ate ko, siya daw ba kung gusto din niyang mag-gain ng weight, yan din yung gagawin niya. Of course, pares lang naman yon para sa lalaki at babae. Ulitin natin. Adequate amount of protein, very important to gain muscle mass. Eat fat para sa hormone production, it's very important din, yun nga, para mag-gain tayo ng muscle. And eat carbs. Dahil kung hindi tayo kakain ng carbs, hindi papasok ang protein ng maayos sa ating muscles. So hindi natin ma-optimize yung protein synthesis. Yun lang, for men and women, ito yung marirecommend ko if you'd like to gain weight. Pacing lang tayo, dahan-dahan, slowly but surely. If you like what you saw at kung meron pa kayong other topics na gusto nyong i-discuss namin, comment lang kayo down below. Don't forget to hit that like, share, comment, and notification bell. Peace out!